morning, good morning everybody. Dumako na naman tayo sa isang unit sa pagre-repair ng crane. Meron na naman tayong chichick up na crane about error. Dito naman ito sa baba sa pinaka driver side niya. So ito ang magiging check up natin ngayon. Yan, ito yung pinaka dashboard niya. So ito error talaga, ito siya error. Ito yung pinaka display monitor. Ito yung selector ng pagkambyo niya, oh. Ito maxi. Yan, oh. Drive, neutral, reverse. Ito yung manual. So ang maging ano nito, dahil dito sa error na yan, ang error na yan, steering yan, sa steering, tungkol sa steering. Kasi pag lalabas yan, ang gulong dapat yan, liliko yan ng sa may harapan at sa likod, sabay-sabay ang liko yan, para siyang counter steer. Ngayon ang nangyari, may error ito, liliko lang ito, yung harapan lang ng gulong lang, yung harapan, hindi liliko yung likod. Saka mabagal ang takbo nito, basta't may error na ganito, dapat yan matanggal. So titingnan natin kung anong cause ng error na yan. Ayan. Steering, right. Right side dyan sa right side. So ang unang-una nating titingnan ito, kahapon tinignan ko na total ito, binasa ko ito kahapon kung ano ibig sabihin. Ang nakalagay doon yung valve na steering valve, electric yan siya, Y94195 batang number noon, hindi ako nagkakamali. Ang ibig sabihin nito ay not close. Sabihin, hindi siya nagkuklose, kaya nagkuklose yung error na ganito. So titingnan natin yung valve. Kung saan matatagpuan na located, nakalagay doon located at right side. Dito tayo ngayon mag-check up. Ito sa parting lugar na ito. Sa side, right side. Nakalagay doon sa error niya 4914 not close. So ang 4194 ay ito. Ito siya. Kasi itong isa 4912, tinignan ko sa number ng wire dito, ito yung 4914. So ito ang tinuturo ng error ko doon sa computer. Kaya chichick upin natin to, baka mamaya kung ayaw lang to magkano, not close kasi nakalagay, so sabihin lagi to naka-open. Dito na tayo. Binalik ko na yung pinaka-valve niya. Binalik ko na siya. Tapos nilinis ko na pati yung ground nito, yung ground. Nilinis ko na rin yung ground nito kasi sa pagkaalam kasi kapag ang isang ito, itong IO board na ito, IO board ang tawag dito, eh. Pag mahina rin ang contact ng ground nito, ito yung pinaka-ground niya sa body, nakakapit rito. Pag mahina ang contact, magkukos din niya ng error. So ang ginawa ko ni ito, kasi itong tinuturo ng error ko, sira daw ano to, ano to mag-close. So ang nagkukuman nito para ito gumana, ito. So dapat kapag kumpleto ang system na yung mga ano nito, supply,
Tapos yung, halimbawa, itong negative. Malaking bagay rin itong negative na ito. Nagkukost ito ng error. Kaya nilinis ko na rin kanina. Hindi ko na pinakita paano nilinis. Iliha lang naman yan, iliha. Nakakapit sa body nito ito. Brown. Kasi ang Germany, ang pinaka-code ng Germany ng kulay ng wire nila, ang brown, negative yan. Niliha ko to kanina, nilagay ko na rito ngayon. So ngayon, binalik ko na rin yung valve, nilinis ko rin yung loob. So wala man ako nakitang naging problema. Okay siya sa loob. So ngayon, binalik ko na ito, nilinis din ko na rin itong ground. So pupunta naman tayo ngayon sa... Pupunta na tayo sa operating cabin para testingin. Ipi-check kung nawawala, wala kung nawawala, wala na ba yung error. Dito tayo sa driver side. I-check natin kung may error pa. Una, i-switch natin yung engine. So tingnan natin yung kaganina na may ilaw pa siyang dilaw. Pula. So dito sa kabila, ang sign kanina ay parang may steering sign. Ngayon, bilog na. So ibig sabihin itong bilog na dilaw to, normal na ito. Dapat pag under nito, mawala ito. At saka, mawala din to. Tingnan natin kung epektibo ba yung ginawa ko. Dapat mawawala yan. Kasi nag-ibasa ng shine. Iyon! Nawala. Okay na. Ito ang pinaka-normal niya. Yan. Wala dapat yung dilaw dito. O, kabila. Wala na rin. So, ganoon lang. Kunting check up lang. Kunting cleaning. Hindi siya totally na heart trouble. Minor trouble lang to pero pero kung sa mga hindi talaga sa mga hindi popular sa ganitong sira ay talagang mahihilo na kakahanap kung paano hanapin yan. Ang pinagdududahan ko lang na sira nito ngayon yung ground. Yung pinaka ground ng ano ay abort. Yun lang ang sira nun. Mahina yung ground na ginawa ko. Nilinis, niliha. Ewan ko lang. Unless na lang pag tumagal sa na nag sa pag na, na basa, baka magkakaroon na naman yun ng corrosion. Yung mga parang kalakalawang, hindi babalik na naman yung error na yun. At least sa susunod alam na kung ano ang cause ng pagganyan ng error. So malinis na. So ganun lang ang trouble. Kuntik trabaho, kuntik check up. Wala pa naman talaga totaling hard na trouble. So paano, sana may nakapulutan kayo ng kunting kaalaman, kahit ang kunti lang, huwag lumamalaki kasi mahirap ito mamalaki, parang nagbuhat ng pagtunan eh. So, sana may natutunan kayong kunting kaalaman sa mga about trouble ng crane. Baka sa mga next time na mga next time kong mga vlog, baka may iba pang mga trouble at hayaan nyo at iba vlog ko kaagad at ng kapulutan nyo ng diskarte kung paano mag-ayos ng crib. So paano mga guys, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, paalam.